Parang kalokohan to eh, no? Parang binabayaran natin sila para tarantaduhin tayo. Isip ko, April 9, na yung dadating na April 9, mag-ano tayo, magsalita na ako talaga. As people, na tahakin natin yung, doon lang tayo sa tama, tahakin natin yung ating destiny as a people, kaya natin yan na itigil lahat ng ito, itigil natin lahat ng kalokohan na nangyayari, lahat ng kabalbala na nangyayari sa paligid natin. Ito na nga mga kababayan, pagdating ng April 9 magsasalita na si Captain Dado, kabang-abang ito mga kababayan, kung ano ang sasabihin ni Captain Dado Enrique sa taong bayan, ito ang pag-uusapan natin sa video na ito. Kung bago ka lang sa aking YouTube channel, baka pwede makahingi ng like at subscribe at click mo na rin ang notification bell para updated ka sa aking nilalabas na bagong video. Salamat po. Parang kalokohan to eh, no? Parang binabayaran natin sila para tarantaduhin tayo. But that is something. Kung kino-confirm ni Maharlika na talagang totoo yung pulburon video, napag-isip-isip ko eh. Parang ang laki ng problema natin eh. Ang laki ng problema natin. Biglang, nako, paano ba ito sitwasyon natin? Kaya nga, I will spend yung ano, itong bakasyon na ito, na dasalan ko talaga kung anong dapat gawin. Kasi hindi biro-biro. And initially, ang iniisip ko, April 9, na yung dadating na April 9, mag-ano tayo, magsalita na ako talaga na tama na. Yun. And kung sino'y naniniwala sa akin, magsalita rin kayo. Ikalat ninyo, magsalita tayo. Araw ng kagitingan yung April 9 eh. Kaya kung pwede, kung sa tingin nyo na at naniniwala kayo na meron tayong pwedeng gawin as a people, na tahakin natin yung doon lang tayo sa tama, tahakin natin yung ating destiny as a people, kaya natin yan na itigil lahat ng ito, itigil natin lahat ng kalokohan na nangyayari, lahat ng kabalbala na nangyayari sa paligid natin. Droga, pagnanakaw, abusadong mga politiko, yan. So, ang operating ano dyan is yung death penalty. Teka, problema, death penalty. Hindi mapapas eh. Hindi nga mapasa ng mga senator eh. Tsaka ng mga congressman. Hindi nga mapasa ni Tatay Digong noon nung he was president. Do you know they attempted so many times? From the time nung 2006 when tinanggal nung panahon ni GMA ang death penalty, yung lethal injection, sa batas yan. Tapos noon, tinanggal, and up to the present, there were 38 times or attempts, if I recall right, na ibinabalik ang death penalty. And mostly ng mga attempt, nandun sa panahon ni Tatay Digong. Pero fail eh. Hindi napasa. Eh bakit? Eh kasi nga, kung may death penalty, at nakasama doon ang korupsyon, hindi talaga mapapasa. Kasi hanggat nandyan yung congressman, at yung mga senator na nagnanakaw sa bansa natin, sa kabangbayan, true, via Resolution 10, hindi mapapasa yung death penalty. Eh, dead mga eh. So, wala. Sana tayo ngayon pupunta. Kaya nga nandoon yung idea ng iba, ng maraming nagagandaan doon sa idea at nagigising doon sa idea. Kung wala kaming mapupurbecho sa Senado at saka sa Congress, walang gawin kung hindi PIPI, cha-cha na yan, na palpak, na peke, tapos nun, ginagastos nyo yung pera ng taong bayan, panike ayuda, hindi ginawa pera yan. Pera namin yan, ginagawa nyo tamad yung mga kababayan namin o kababayan natin, ginagawa nyo tamad eh. Well, tapos tigil na yung ayuda. Yun yung isang gusto ng taong bayan. Tigil yung ayuda. Imbis na ayuda na magre-result sa katamaran, ang gusto nating ayuda, yung gusto nating tamang term ay yung livelihood focused, project-based na results-oriented, production-oriented na tulong sa mga kababayan natin. Imbis na dole out na 5,000 kada buwan, mga hayop kayo, di nyo naman pera yan eh.
Tapos nun, tatandaan kayo nitong mga Pilipino na to at iboboto kayo. Isang salita lang ng mga kapitan, iboboto dahil sa may utang na loob. Mali, gusto ng taong bayan, tanggalin yan. Hanggat nandyan yung Senado at Congress na nakikinabang dyan sa mga ayuda na yan, kasi later on sa eleksyon, matatamo nila yung botong gusto nila. Oh, and then that will propel them further in power. And then later on, kung nakatapos sila ng term nila, graduate na. Yung asawa naman, and then yung anak. Kaya nga, it has to end. It has to end. Somehow. Kaya nga, pagdasalan nyo kung paano. Ako dinadasal ko talaga kung paano. So, you talk about it. Kung meron kayong mga gathering sa mga outing, pag-usapan ninyo. Walang masamang pag-usapan nyo yung politics. You have to talk about it. Kasi pag hindi nyo pag-uusapan, lilipas yung panahon, and then later on, biktima kayo. Mabibiktima kayo. Either ng droga, or yung pera ninyo ninanakaw, o nung krimen, papasukin yung bayan ninyo kasi yung failure lahat. Tao kundi kayo, mga abusado na mga men in uniform, bulok eh. And kunyari, meron kayong involvement sa LGU o kaya sa mga agencies of government, corrupted. Babalik sa inyo. Yung hindi ninyo pagtayo at ideklarang, teka muna, mali talaga kayo eh. Mali talaga. We have to stop it. As a concerned Filipino, as a concerned citizen, it has to stop. Ang nag-iisang Pilipino, babatuhin ko na nga to. Ang nag-iisang Pilipino, walang mangyayari. Pero ang damay-damay na Pilipino, nagiging solid, mahirap baliin. One stick cannot do it. Pero so many sticks put together, na parang walis ba, hindi mo mabasta-basta. Pero yung ting-ting ng coconut, no? Ang dali-daling baliin. Subukan mong pagsama-samahin yung 100, 100 lang kaya, hindi mo na mabali. Eh kung 1,000,000, mahirap na. That's why, April 9 has to be that date na we say something, we state something. Napaka-laking message, no, na April 9, araw ng kagitingan, na sabihin ninyo, kayo mismo, sa platform ninyo, social media, Facebook, Twitter, TikTok, Reels, FB Reel, o kaya sa mga YouTube channel nyo, o kaya kahit saan, kahit sa text, sabihin nyo na I am celebrating yung araw ng kagitingan na by standing up and saying I want corruption to end. Yes to death penalty, mga ganun ba? No to chacha, it has to stop, no? And then yung balik ang SMNI, tigil yung Pastor Kibuloy na yan, kay Bantag na yan. Iyano na lang sa kaso. Tigil yung mga Senate investigation na yan na wala nangyayari. Pati yung sa PCSO na yan, wala naman nangyayari din. So, we have to form up. I'll try to write it down. And then, say it na after nitong Holy Week. Dadasalan ko lang kung ano yung gusto kong sabihin. At baka sakali naman mag-guide ako. Kung ano yung gising ko sa Easter Sunday. baka yun yung masabi ko. Gusto ko, pagkagising ko, masama talaga. Gusto ko isara Senado. Pasasara yung Senado. Huwag silang mayabang. Ang yabang eh. Yayabangan ako sa Senado. Kahit sabihin nyo mayabang ako, mas nayayabangan ako sa inyo, Senado. Kung mag-aasta kayo, akala nyo kung sino kayo. No? Yabang yung Senado. Sino swelduhan lang kayo ng taong bayan, tandaan nyo yun. Presidente ng Pilipinas, sinusweldohan lang kayo ng taong bayan, yung kinakain ninyo, yung pambiyahin ninyo galing sa taong bayan. Kaya, huwag kayong umasta na akala ninyo,
yung taong bayan ay kayang-kaya ninyong isnabin at kaya-kaya ninyong tirisin, no? Sabi ko nga, mag-declare kayo martial law, kami magde-declare ng martial law, sasamain kayo talaga sa amin, no? Mga taong bayan, huwag kayo natatakot sa martial law. Kasi, yung, tsaka huwag kayong gagamit ng term, no? Anyone, kay vlogger kayo o kaya kung sa media kayo o yung kahit sino, sinong tao, kahit sinong Pilipino, huwag kayong, huwag nyo sasabihin, silent martial law na eh. Because it only shows the fear inside you. Huwag nyo gamitin martial, silent martial law na nga eh. Because yung nakaraan natin, alam ninyo, yung martial law noon, eh, ang laking takot ng tao. Ay, ako natakot ako noon, nung binata pa, hindi pa, bata-bata pa ako noon, wala, nasa college pa lang ako, high school eh. Pagka martial law, takot mo eh. Takot kang hulihin ka eh. So, huwag nyong i-trans, ano tawag doon, huwag nyong i-transmit in the open, in public, yung takot ninyo. Silent martial law na. No. You use the term, ano, abuse of power. Yun yung totoo eh. They're abusing power. Arrogance. Di ba? Injustice. All these keywords na nagsasabi. Sandali lang ha. Sorry na sa mga aso.